for today's project. Highview Haciendas. Hello mga ka-project. So nandito tayo ngayon. Project for today, Highview Haciendas. Okay? So ito lang naman yung project na kung saan na makikita yung single attached na nasa 1.5 million pesos lamang. Okay? So isa sa mga dahilan kung bakit hot selling ito and mabilis pong maubos. But don't you worry guys, kasi bakit? May mga available pa naman tayo and soon, mag-o-open na po yung phase 4. So kaya ngayon, ipipicture po natin ngayon yung phase 3 and then tsaka na po natin isunod yung phase 4. So para sa mga gusto pang makahabol, may chance pa kayo. Okay? So see ya! Hello! So dito tayo ngayon kay Aryan Model Unit. So yung sinasabi ko sa inyo na single attach. Okay? So 77 square meters po ang kanyang sukat pagdating sa lote and 32 square meters naman po pagdating sa floor area. Okay? So ito pong unit na to, meron po siyang 2 bedrooms. At the same time, may propose po siya na space for carport. So kung gusto niyo pong ipabubungan na lang actually pag nagpa-fence po kayo. Okay? And ang delivery po ng unit or ni Aryan Model Unit is fully finished po siya. Okay? So all you have to do is to bring your things. Okay? So wala na po kayong ibang ipapagawa sa unit kung hindi fence or gate lamang po. Okay? So guys, pasukin po natin. Tara! So ayan guys, ayan po si Aryan, yung interior natin. Okay? So, yung mga nakikita po ninyo for display purposes like furnitures, appliances. Okay? So, kung napapansin po ninyo sa flooring natin, ayan. So, vinyl po yan, no? Vinyl tiles po siya. Okay? And, pagdating naman po sa mga window natin, ayan. So, mga sliding window na po yan. So, modern na po, no? Clear po yung glass natin. And white po yung color. Ganun po yung turnover. Okay? And ayan po yung magiging kitchen area ninyo. At the same time, yung dining area. So, tingnan niyo po yung pagka-interior. So, as you can see sa setup po, no, na maximize po yung space natin. So, pwede po ninyong gayahin yan. Okay? And then, dito naman po yung bedroom 1 natin. So, ayan. So, dalawa din po yung window ninyo. Okay? Ayan po. And dito naman, of course, syempre, yung bedroom 2. Okay? So, pwede nyo pong lagyan ng double deck yan kung dalawa na po yung kids ninyo. Ayan. And pagdating naman po sa ceiling, ayan. So meron na rin po siyang insulator sa loob. Okay? Yung pong roofing system natin. Tapos, fiber cement board po. Yung kisame mismo. Okay? So, ayan po. Yung nakikita po ninyo sa may kitchen, kasama na po yan. Yung food cabinet natin. Okay? Meron po tayong kitchen sink. At the same time, naka-tiles na po siya. Ayan. Pagdating naman sa toilet and bathroom, so ayan po. 7 layers na po yung tiles natin. Okay? Sa wall. And meron na po tayo syempre toilet and bowl with flush. And yung lavatory natin. At the same time yung shower basement natin. Ayan. Okay? So, yun po yung breaker natin. Mga switches. Nandyan na rin po. Kompleto na. Mga outlets.
Ayan. Okay? So, yan po para mas ma-appreciate po ninyo yung space. Ayan. Okay. So, yan po yung reason kung bakit mabenta po itong si Arian model. Okay? Pagdating naman po dito sa likod natin, ayan, meron po tayong secondary kitchen. Meron din po tayong lababo sa labas. At the same time, may foot cabinet na rin po. Finish na po yung pagka-turnover dito, no? Yung nakikita po ninyo, yan, pati po yung naka-pebbles na yan, yan, kasama na po yan. Okay? And then, ayan po yung space. So, for future expansion, pwede po ninyong paluwangan yung kitchen area po ninyo. Okay? Para yung sa interior po natin or yung kitchen sa loob, pwede na pong maging dining area ninyo para mas maging magmukhang alumabas na spacious po ang ating bahay. Okay, dito naman, yan po yung property line natin. Kung nakikita nyo po hanggang sa mga bricks na yan. Okay? So, meron pa po tayong space sa gilid. Ayan, nasa 2 meters pa po yan. Okay? And carport, ayan. Okay, by the way, no, FYI lang po. Kung nakikita po ninyo yung space natin for carport, no, ito po yung model unit na to, si Arian, ito po yung old model natin, dun po sa phase 2. Nasa 70 square meters lamang po ang sukat nito. Pero yung ite-turnover po sa inyo is nasa 77 square meters. Ayun. So kaya expect po ninyo na mas luluwang po yung space po ninyo. At the same time yung carport. Kasyang-kasya po mga SUVs pati pick-up truck. Nasubukan na po namin. Okay? Nasa 6 meters po yung length nung carport natin. Ayan. Tapos nasa 4 meters naman po yung width. Okay? And dito naman, may space pa po tayo for, yan, kung gusto po ninyong gawing garden, lalo na yung mga plantita at plantitos natin na mahilig maghalaman, may space pa po kayo para dyan. Okay? Okay. So, ayun, mga kaproject, nakita po natin kung gaano or kung nagandahan po kayo kay Arian. Ako po kasi mismo, nagandahan po ako sa unit na to eh. And actually, ako po mismo meron po akong unit dito sa Highview Haciendas. The reason why kumuha po ako dito kasi iba po yung environment dito. Napaka-peaceful po nung area. Okay? So, considering the project location, wala po akong masabi. Along the highway lang po ito. 8 minutes drive lang po, nasa Mabalacat Gate Clark na po tayo. Pagdating sa mga establishments, nandyan na po, mga banks, ATMs, alos lahat po ng mga pangangailangan natin malapit na po dito. SCTEX and Lex Interchange, saang direction man po kayo manggagaling or papunta, going to Baguio, Zambales, South Manila, Nueva Ecija, ayan, meron po tayong access, okay? And lalo na, syempre, matunog na matunog po ngayon yung Clark, lalong-lalo na, dun sa New Clark City at the same time yung Clark International Airport, no? So isa po sa mga magiging first class airport ngayon yung Clark International Airport. At the same time yung train natin dito po yung first station natin. Hanggang sa ngayon po ongoing po yung construction pero halos patapos na po yung sa Bulacan area natin hanggang yung biyahe hanggang Clark. And soon mabubuksan na po yung hanggang sa may San Pablo, Laguna. And San Pablo, Laguna to Bicol na po yon, Bicol region. So yon. So kung papunta po kayo ng Bicol, one ride na lang po. Dito po sa may Clark Field, Pampanga. Okay, ngayon pupunta po tayo sa phase 3. Okay. Hello mga kaproject, so nandito na tayo ngayon sa phase 3 kung saan nakatayo yung mga Arian unit natin. Okay, so almost sold out na po tayo. By the way, to be exact po, nasa 7 units na lang po yung available natin. Okay, so but don't you worry kasi i-open na po yung phase 4.
Ayan, yun po yung kasunod. Yung nakikita po ninyo doon, yung naka-fence na yon. Okay? So, ayan po, nandito tayo ngayon sa phase 3. Project update na rin po tayo. Mamaya, ipa-flash ko po sa screen kung hanggang anong block na po yung mga nakatayo. Actually, halos lahat po ng mga blocks may structure na. Okay? So, ngayon, itutur ko po kayo kung gaano kaganda, ka-eleganting tingnan kapag uniform po yung mga unit natin, lalong-lalo na sa Aryan. Okay? So, i-rotate ko lang po yung cam. Okay, so ayan po sila Aryan. Aryan in a row. Ayan. And dito rin po sa kabila. Okay, actually may community na po dito no sa phase 3. May mga na turnover na rin po ng mga unit. Ang ganda naman ng sounds na 'yan. Ayan. Okay, so ito po pina-improve na, oh. Nagpalagay na po siya ng garage. Next-end niya po yung roofing niya. Ayan. Okay, so ayun, this time, ituturo ko po kayo dun sa clubhouse natin. Okay? By the way, yung amenities or amenity area po ni Phase 3, no? Lalo na yung clubhouse natin. Yan po yung pinakamalaking clubhouse dito. Why? Kasi meron po siyang full basketball court. Okay? And napakaganda actually. Ako nagandahan po ako mismo. Napaka-presko. Sometimes dito po kami tumatambay kapag naghihintay po kami ng mga clients for tripping, no? Okay? So tara, punta po tayo. Hello! Salamat sa paghihintay. So, nandito na tayo ngayon sa clubhouse natin. Sa amenity area, no? Okay? So, ayan po yung clubhouse natin. Diba napakaganda? And napakahaliwalas po. Ayan. Diyan po ako na in love. Ayan. And of course, syempre, dun sa side na yon, yung full basketball court po natin. Okay? So, rotate ko po ulit yung cam para mas ma-appreciate po ninyo. So, hanggang dun po yung parking natin. Yan. Okay? Open area po sa likod. Kaya napaka-presko po. And well-ventilated po yung clubhouse natin. Okay, so pwede po kayong mag-gather dito like birthday parties. Itanong parties once na residente na po kayo dito. Okay? Team building activities actually pwede rin po dito. Napakatahimik po ng area. Kayo na lang po yung gagawa ng ingay dito. Ayan. So kaya, ayan po. Bakit napakaganda po, no? Kasi na may maintain po. Ayan po yung mga magigiting natin na worker dito kay Highview Haciendas. Ayan. Yun po yung office natin. Okay. CR. Ayan. And of course, syempre yan. Yung mga daddies dyan. Or mga kuyas natin na may hilig mag-basketball. Okay? Fiberglass pa po yung board natin, no? Ayan, full court po siya. Okay.
So ayun mga ka-project, dito na po nagtatapos or magtatapos ang vlog natin para kay Highview Haciendas, no? And ayun, para po sa mga iba pang mga katanungan sa mga gusto pong mag-avail dito sa project na to, okay? So by the way, applicable po yung mga unit natin for pag-ibig financing and in-house financing po, no? Up to 30 years to pay po pagdating kay pag-ibig. And ang monthly natin, napakababa lang po, okay? Nasa around 8,600 pesos lang po yung monthly natin. And ayun, pagdating naman sa in-house financing, up to 10 years to pay po yan. Okay, so para sa mga gusto pang humabol, pwede pa naman po, may pitong unit pa naman po tayo na natitira. And sa mga hindi kaya na habulin, dahil masyado na po maiksi yung time natin, no? Meron pa naman po tayong phase 4, wag po kayong mag-alala. Okay, so ma-accommodate po lahat ng mga queries ninyo dito kay Highview Haciendas hanggat meron pa po, no? Okay, so maraming salamat po sa mga viewers and sa mga walang sawang sumusuporta po sa project tour. Okay, kung nagustuhan po ninyo itong video na to, pakiclick lamang po yung subscribe button, okay? And click the notification bell. And kung hindi naman po, pakiclick pa rin po ninyo, okay? Parang awa nyo na. Okay, so ayun. And by end of this week, meron po akong project na itutur ulit sa inyo, no? Sa Porac, Pampanga naman po siya. Okay? Isa sa pinakamagandang project ngayon sa Porac, Pampanga. Okay? Tsaka ako na po sabihin kung anong pangalan ng project. Pero ang developer po natin, AXEA Philippines. So, national developer din po siya. Okay? So, ayun guys. Hanggang sa muli. Maraming salamat po ulit and God bless.